marami po sa na-observe namin sa mga videos, mostly ang mga presentations more about one account lang, tsaka pinaka-maximum sa 3 accounts lamang. And ngayon, ipipresent ko po sa inyo yung 7 heads. Bakit mas maganda na mag-7 heads ka para mas ma-maximize mo yung potential income pag sa in-global ka. Okay, ito po yung investment or ito yung pwede mong ilalabas sa 7 heads. Kumusta? 55,860 pesos only. Now, bago ko pagpatuloy yung structuring ng 55,860 mo, kasi ito, 7,980 ko ito. Pag ito times 7 mo yung 7,980, ito yung lalabas 55,160. Pero huwag ka mag-alala. The moment kasi na nag-invest ka ng 55,160, may bawi. Pag-usapan mo muna natin yung tinatawag nating ROI, or return of investment, anong bawi mo? Okay? Number one, ito yung makakatanggap ka ng 35 bucks ng C24/7, yung ating flagship product, which is, ang value nitong 35 bucks ay nagkakahalaga ng 42,000 pesos. Ito yung kanyang value. Now, ito maganda. Magkakaroon ka pa ng 10,500 gross cash. Parang rebates mo na yan. Automatically, bawi mo na kaagad yung 10,500 cash na po yun. Nandun na kaagad yan sa account mo. Now, magkano ang total na bawi mo or ROI mo? That is 52,500 pesos. I-add mo ito. The moment na benta mo yung products, sa'yo na yan automatically. And then 10,500, bawi mo na. So, 52,500 pesos ang total ROI mo or return of investment. Magkano nilabas mo? 55,160. So, sumatotal, parang ang in-invest mo lang talaga dito is nagkakalaga ng parang 3,000 pesos lamang. So, sobra pa. Kasi bakit? The moment na ginawa mo na itong business, yung 55,160 mo, one time mo lang in-invest yan. Okay? Ito yung pinaka-maximum na pwede mo na kasi na i-invest sa in-global. Ngayon, paano naman kikita ito? Ito yun. Ito yung scenario. Sa 55,000 or 7 heads mo, magkakaroon ka na ng structure na ganito. Okay? Yan. So, meron ka ng 7 accounts. Okay, ito yung first account mo, second account mo, third account mo, fourth account mo, fifth account, sixth account, and seventh account. Ngayon, ang technique dyan, maghanap ka lang din ng taong 8. Yan ang technique dyan. Maghanap ka lang din ng 8 tao na same sa'yo, ginagawa, magsi-7 heads din ang gagawin. So, halimbawa, itong 8 tao ito, anong gagawin mo? I-distribute mo ng tama. Hahati-hatiin mo sila ng tama. Kumbaga, dito mo ilalagay yung isang tao na nag-7 heads, isang tao lang din dito na nag-7 heads, 7 din dito, 7 din siya dito, nag-7 din dito, 7, 7, 7. Kasi the moment na isang linya mo lang nilagay yung lahat ng 8 tao na nag-7 ng ganun, hindi ka kikita. Kasi ang mangyayari doon, walang left and right na nangyari. So, itong punto, yung 8 na yun, hahatiin mo yun ng tama. Ito na ngayon, ganitong structure. Ngayon, sa 8 na yan, itong 8 na to na nag-777 heads, same yung natanggap mong ROI, ganun din ang natanggap nila. Ang tanong naman dito, sa part mo, magkano naman kinita mo? I-compute po natin. Kasi meron kang first account, second account, third account, fourth account, fifth account, sixth account, and seventh account. Bawat accounts mo, kasi pangalan mo ito lahat, diba? This is U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat yan pangalan mo itong pitong na yan. Lahat yan, kahit iba-iba yan na account mo, sa'yo pa rin lahat yan ang kinikita. So magkakaiba din ang kinikita, pero still, sa'yo lahat yan sumatotal, yung total nun. So seventh account mo pa lamang, nandito, meron na rin yan siyang sariling left and right. Okay? Meron siyang 1-5. Tama? Kada pares 1-5. Tama ba? So, pares niya nung 1-5. So, since 7 heads dito sa left, 7 heads dito sa right, that is, 7 pares din. So, 7 beses ka nag 1-5 sa 7 account mo pa lamang, magkano kinita na? That is 7 times 1-5, that is 10,500 pesos. Ang kinita sa 7 account mo pa lamang. 6 account mo, same structuring, so nag 1-5 din dito, so may 10-5 din dito. So, sa 5th account mo din, ganun din ang nangyari, 10-5. 4th account, same structure. So, nag-pairing ang 5th account, nag-pairing din yung 4th account mo. So, 10-5 din. Ngayon, puntahan natin yung 3rd and 2nd account mo. Yung 3rd account mo, may sariling hati rin yan. Mayroon siyang left and right side. Ngayon, sa left side niya pa lamang, meron lang dalawang 7 heads.
Sa right side niya, dalawa din. So that is 14 dito, 14 din dito. So nagpares sila, may pair din siya dito, may pair din dito. So every pair, that is 1,500. So the total yan, that is 21,000 pesos. So sa second account mo, meron din. Meron din siyang hati. So meron din siyang 1,500 dito, magwa 1,500 din dito. So total nun, this is 21,000 pesos. Sa first account mo, may kinita rin. Left and right. So, mas malaki talaga, pwede mo kitain, namamaximize talaga yung potential ng business mo. Sa left and right mo, na first account, meron din siyang 1,500 dito, magwa 1,500 pa dito, 1,500 pa dito, magwa 1,500 pa dito. So, total nun, that is 42,000 pesos. So, eto lahat ang kinita mo. Total income mo, sa 7 accounts mo pa lamang na 8, na nag-join under your organization, na ganun din ginawa tulad sa'yo, na may 7 heads din, ang total income mo, that is 126,000 pesos. Sa ganitong structure pa lamang, 8 tao pa lamang yun. Now, paano ka kikita? Sa 126,000, kumita ka na. Paano naman kikita ng million to? Ito na yung explanation. Paano kumita ng million? Ito, tawag dito, first level mo. Ito yung mga first level mo, or first generation mo. So, siyempre, magpuproduce din yan sila ng sarili nilang ng generation or kanilang level. So, ngayon, ang technique po niyan, strategy, these people na under your organization, so, siyempre, kumita na ho kayo ng 126,000 sa first level pa lamang. 126,000 pesos. Etong 8 taong leaders mo, itong mga leaders mo, encourage them to produce ng 8 leaders din na magsi-7 heads under their organization. So ikaw, ganun din gawin mo sa, para sa kanila, follow-uping ka. Itong pangito, encourage them na maghanap sila ng 8 tao na magsi-7 heads din. Dumating yung time na nagkaroon siya ng 8 tao na nag-7 heads dito. Same scenario, ginaya lang din dito, dumami din dito, nag-8 tao na nag-7 heads din, 8 tao din na nag-7 heads, 8 tao na nag-7 heads, 8 tao din na nag-7 heads dito. And the same scenario, 8 tao na nag-7 heads din dito. So since, etong first generation mo ang nag-invite sa mga taong ito sa second generation mo, sila yung kikita ng 126,000 na same na kinita mo kanina nung sila ay nag-join din. And then, ito nga yung punto. Magkano naman ang part mo na kinita mo sa generation na to, sa second level, kumbaga? That is 1,008,000 pesos, to be exact. Ito yung second generation mo pa lamang. Now, etong mga tao nito, mapipigilan mo bang mag-invite? Hindi mo mapipigilan. So, dadami ng dadami. So, sila, maghahanap din sila ng 8 tao. Kung baga, gagayahin ka lang. Provide naman sila ng provide ng 8 tao na mag-i-invest ng 7 heads. Same yung gagawin. So, ganun mangyayari? That is, magkakaroon na naman ng another millions. At the same time, then they provided na naman ng another generation, and so on and so forth. Kaya yun ang dahilan bakit mas malaki yung kinikita ng mga 7-headers. So, huwag kang magtaka bakit less than a year pa lamang, meron ng 5 months pa lamang, nagkakaroon na ng kotse, and then less than a year, meron ng mga millions sa kinita sa ganitong blasing industry or sa global. Lalong-lalong na pag 7-headers ka. And,